Bago ang lahat, nais ko lang po munang ipinagpauna na wala pa po tayong shoutout sa ngayon. Hayaan nyo po at babawi na lang po tayo kung mabigyan ng pagkakataon sa takdang panahon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon, ito na po ang karugtong at pagpapatuloy ng kwento. Halina at sama-sama nating pakinggan. Hogo, kaya mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, pati na sa manok mo. Bitawan na yan para magkaalaman na. Sige! At hindi din nga nagtagal ay agar namang pinakahig ang dalawang manok mandirigma sa gitna ng ginawang rueda. Manok dilusaping pula sa panig ni Hugo at manok miyahing pula naman sa panig ng kalaban. Na habang kinakahig ang dalawang manok mandirigma, nagkakasalubong naman ang mata ng dalawang magkatunggali at kahit kapwa walang binibitawang salita ang mga ito. Ay talagang nagtatagaan na ang mga ito sa mata. Dahil titig pa lang nila sa isa't isa, ay talagang nakakasugat na. Na ang masamang titig ay minamarkahan ng ngiting may lihim na galit. Numisi kapwa sila sa isa't isa at ang ngising iyon ay sadyang makahulugan. At ito ay mahirap ipaliwanag. Pero kung isa kang tunay na sabungero, ay mabilis mo itong mauunawaan. Samantala, kampanting-kampanti naman itong si Hugo dahil kita niyang walang depensa ang manok sa panig ng kalaban. Sa madaling salita, ay malinis ito at walang karga. Kung kaya't alam na alam ni Hugong matutubas ang manok nito sa kanyang alaga. At ang layunin lang naman talaga ni Hugo kung bakit pinalagan niya ito ay upang tuldukan na ang kayabangan nito at ipakain nito sa katunggali ang lahat ng binitawan nitong salita. Matapos na matapos maipakahig at mapatusik ang dalawang manok mandirigma ay hinubaran na ang mga ito ng takip sa tari. Minsan pang pinitpit ng palad ni Hugo ang kanyang manok bago niya ito tuluyang bitawan. Isang babala para sa kanyang manok dahil ito ay haharap na kay kamatayan. Kung kaya't layunin talaga nitong gisingin na ang diwa ng kanyang manok. Dahil aminado din naman talaga si Hugo na kahit may karga pa ang kanyang manok ay mayroon pa rin naman itong sentido komun na tinatawag. Isang kahinaan. Kung kaya't ganun pa rin ang pag-iingat nito. At nang nagkabitawa na, nagulat na lang si Hugo dahil hindi man lang umiktad ng ilang distansya sa kanya si Nonoy Asis. Agad nitong dinuldul ang manok sa manok ni Hugo sabay bitaw. Kung kaya't nawala ng bilo ang manok ni Hugo at naging tagilid ang sitwasyon nito. At sa pagkakataong iyon, kinulangan na kaagad siya ng kanyang katunggaling si Nonoy Asis. At bago pa man lumipad ang manok ni Hugo para atakihin ang kalaban, ay nasa iri na ang kalaban nito na rumaragasang papunta sa kanya. Kung kaya't inabot kaagad ang manok ni Hugo ng kating ng kanyang kalaban. Nahampas na kaagad ang likod ng manok ni Hugo ng matalas na tari na nakakabit sa paa ng kanyang kalaban. Napasubsob na lang ito sa lupa dahil sa malakas ang pupog na iyon na binitawan sa kanya kung kaya't nawalan ito ng balanse. Samantalang napasigaw naman ang mayabang na si Nonoy Asis. Yan! Ha 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 ha! Sapol! Sapol! Ha ha! Dumapa na! Dumapa na! Duma... Ha? Anong? Anong nangyari? Bakit nagmistulang lang guma ng gulong ang pinupog ng manok ko? Ha? Oh, hindi. Tumalbog lang pala ang tari ng manok ko sa likod ng kalaban niya. Wala! Hindi ininda ng manok ni Hugo ang pupog ng kalaban niya! Ngayon, humanda ka sa manok ni Hugo! Sige, ikaw naman ang umatake! Atakihin mo ang kalaban mo!
Nagmistulan ngang gulong ang likod ng manok ni Hugo. Matapos tumalbog dito ang matalas na tari na mula sa ibinigay na pupog ng kanyang kalaban. At sa pagkakataong iyon, walang tigil sa kakasigaw ang matanda at ito ay lubhang nag-alala sa maaaring masamang mangyari sa manok nito. Samantalang itong si Hugo naman ay walang kibo habang pinagmamasdan nito ang kanyang alaga na ang tanging napansin lang sa kanya ni Binnie na ginagawa ni Hugo ay nagkakasalubong lang ang dalawang kilay nito habang pinagmamasdan nito ang kanyang manok na nakikipagpupugan sa kanyang kalaban. At dahil nga mapurol ang tari na ikinabit sa manok ni Hugo, kung kaya't ang ginagawang pupog nito ay hindi masyadong bumabaon sa manok kalaban. Subalit maririnig ang ayagak nito sa tuwing ito ay ginugulpi ng manok ni Hugo. Indikasyon na ito ay nasasaktan dahil sa malabag yung pupog ang binabato ng manok ni Hugo dito. Makailang beses pa itong pumutak-putak na parang inahing inakay habang nakikipagsabayan ng pupog sa manok ni Hugo. At sa pagkakataong iyon, sumigaw na itong si Hugo. Ano? Ha? Pupog! Pupugin mo ng pupugin ang alaga ko! Sige! Pira! Purya pasma! Ha? Ano itong nakikita ko? Oh, hindi. Hindi ito totoo. Makunat pa sa matandang kalabaw ang balat ng kalaban na pinupupog ng manok ko. At hanggang ngayon, wala pa rin akong nakikitang mantsa ng dugo niyang balahibo ng kalaban ng manok ko. Hindi ito maaari. Hindi! Pambihira! Wala na! Nagpapapupog na lang ang manok kalaban! Tumudungaw na! Tumudungaw na! Hindi na magtatagal ang manok kalaban! Sigurado na! Alam kong mananalo na ang manok ni Hugo! Woo! Okay! Pirahin mo pa ng pirahin! Sigurado na! Siguradong panalo na ang manok ni Hugo! Woo! At hindi din nga nagtagal, huling pupog ng manok ni Nunoy Asis sa manok ni Hugo ay diritsong sibat na ito. Tumakbo ito palayo ng ruweda at naghahanap ito ng lugar na masusuutan na habang ito ay tumatakbong palayo. Punit-punit na ang mukha nito. Duling na rin ito at gumigiwang na. Mabilis naman itong hinabol ng sentensyador at ginakma sa likod. Sabay angat nito at kinreyo nga ang dalawang mandirigmang manok sa gitna ng ruweda. At sa puntong iyon, nagmistulan itong batang nagpupumiglas at umiiyak habang binubuhat. Takot na takot ito nang muling iharap sa manok ni Hugo. At doon nga'y idiniklara ang pagkapanalo ng manok ni Hugo. Samantalang maraming tao naman ang nagsitawanan at ang iba naman ay dismayado. Meron pang iilan ang nagsasabing yun at yun ang daw umano ang pagkakataong tumakbo ang panabong na manok ni Nunoy Asis at para umano itong nakakita ng 10 demonyo. Matapos maikriyo ang dalawang manok at maitanghal ang pagkapanalo ni Hugo ay hindi na nga kumibo pa ang mayabang na si Nunoy Asis. Mabilis nitong nilisan ang lugar at sa sobrang hiya ay iniwanan nito ang kanyang manok na nagpupumiglas habang ito ay hawak-hawak ng sentensyador. Panalo! Woo! Panalo! Panalo tayo, Hugo! Binnie! Ben! Halina muna kayo sa gitna ng ruweda. Pumasok na muna kayo dito at bitbitin nyo itong biyag. Yan ang mahirap sa mga taong puro satsat. Panalo! Woo! Panalo na naman kami!
Yes! Panalo na naman tayo, kaibigang Hugo! Woo! Panalo kami! Panalo na naman kami! Osha! Osha, kaibigang Ben at Bini! Halina kayo! At umuwi na tayo para ipagdiwang ang pagkapanalo ng manok natin! At uminom na tayo ng tuba! Matapos niyang maitanghal ang pagkapanalo ng manok ni Hugo, ay nagdesisyon na silang umuwi. At noon ngang pagkakataong iyon, ay natuloy na ang pagpunta ni Hugo at Bini sa kanilang bagong kaibigan na isang batang sabongero na nagngangalang Benhor, upang sadyain ang inaalok nitong tuba sa kanila at upang doon na rin ipagdiwang ni Hugo ang pagkapanalo ng manok nito. Bago pa man sila makarating sa bahay ni Benhor, ay tumakbong sumalubong kaagad sa kanila ang dalawang nakababatang kapatid nito na ang edad ay hindi nalalayo sa 5 at 7 taong gulang. Isang babae at isang lalaki. Tuwang-tuwa kapwa ang mga ito nang makita ang kuya nilang si Benhor na dumating. Kapwa silang yumakap sa kanya. Ang mga batang nakakatuwa. Kaibigang Ben, kaano-ano mo pala ang mga bubuwet na ito? Ah, sila nga pala ang mga nakababata kong kapatid. At sila ang taod dito sa bahay sa tuwing umaalis ako para rumakit. At nang sa ganun eh, makadilensya man lang ng pera para sa pang-araw-araw naming gastusin. Ibang klase ka rin pala rumakit, kaibigang Ben. Alam mo bang ang pinasok mong hanap buhay ay isang sugal? Maaari kang manalo at matalo. At mas kadalasan, palaging talo. Buti na lang kumapit ka sa amin, kaibigang Ben. At mas pinili mo kaming maging kaibigan mo. Dahil kung hindi, sigurado akong uuwi kang nakangiwi. At yak, wala kang mapapakain sa mga kapatid mo. At teka, matanong ko lang, saan nga pala ang mga magulang nyo? At bakit mag-isa ka lang na tumataguyod sa mga kapatid mo, kaibigang Ben? O napaman, kaibigang Hugo at Bini, bago ko pasukin ang sabungan para magsabong, meron nang nakalaang pagkain para sa mga kapatid ko. At kahit kailan, mas inuuna ko pa rin sila kaysa sa sarili ko. Tulad kanina, bago ako umalis, nakapagsaing na ako ng agahan hanggang hapunan. At bukod dyan, nakapag-adubo sa gata na rin ako ng inahing inakay na manok para pang-ulam lang ng mga kapatid ko. At isa pa, hindi ko hinahayaang mauubusan ng bigas dito sa aming bahay. Dahil sa tuwing kumikita ako sa sinasanggot kong tuba, ay palagi akong tumatabi ng pera para panglaan sa mga gastusin dito sa aming bahay. At sa ulam naman, walang problema. Kadalasan, marami akong nasisilong bayawak dyan sa masukal na kakahuyan. At kung minsan naman, para lang mayroong maiuulam, namimingwit ako ng isda dyan sa batis. Mayroon ng 30 metro ang layo mula dito sa aming bahay. Sa buhay kasi ng tao, mga kaibigan, hindi lang pera ang nagpapaikot. Kung masipag ka lang, tiyak, buhay na buhay ka na. At ang tungkol naman sa mga magulang ko, matapos kaming iwan ni Itay at sumama sa ibang babae, iniwan na rin kami ni Inay. Nagpaalam siya noon para pumunta ng Maynila upang magtrabaho. Ayon, hindi na nakabalik. At nabalitaan na lang namin bandang huli, nagtrabaho pala sa beer house ang walang iya at sumama sa kanunoot. Ganun pa man, mahal ko pa rin sila dahil sila ang mga magulang ko. At kahit iniwan nila kami, malaki pa rin naman ang utang na loob ko sa kanila. Utang na loob naming magkakapatid dahil sa kanila nagmula ang aming buhay. At simula nang iwan kami ni Inay, wala na kaming balita sa kanya. Iwan ko ba doon? Iniwan kami ng nanay namin sa lula namin. Kaso sa katandaan ng lula ko,
Hindi din niya kinaya pang labanan ang kanyang sakit. Masakit ng isipin, pero wala kaming magagawa. Ulila na kaming lubos. Walang tiyuhin o tiyahin namin ang kusang loob na tumulong at ang ibang kamag-anak namin na sa malayo. Kaya't wala na akong magagawa pa kundi lumaban. Labanan ang bawat hamon ng buhay sa hinaharap. Masaklap din pala ang nangyari sa buhay niyong magkakapatid, kaibigang Ben. Kawawang Binhur. Kaya nga, kaibigang Ben, pareho tayo ng pinagdaanan sa ngayon, Ben. Dahil pareho na tayong walang mga magulang. Si Binnie naman, iba yan. Binalayas siya ng tatay at nanay niya. Walang hiya kasi yan eh. Aba! Aba! At bakit mo naman ako inuugnay sa usapang ito, Hugo? Eh napaka-inosente kong tao. May pagkakataon lang talaga na minsan, hindi nagkakaunawaan ng pamilya. Pero balang araw eh, naayos din. Biro lang, biro lang, kaibigang Bini. At siya nga pala, mga kaibigan ko. Dito na muna kayo at dadalawin ko na ang lahat ng salot ng tuba. Para nang sa ganun eh, makainom na tayo ng tuba. Tamang-tama ang oras na ito. Malapit nang magsiingayan ang mga kuliglig sa paligid. Indikasyon na susapit na ang malungkot na oras. Kaya't pasayahin natin sa pag-inom ng tuba. Sige Ben, mag-ingat ka Ben. At kami na ang bahala sa mga biyag para gawin nating pulutan. O Bini, mag-init ka na ng tubig sa dapog at dami-damihan mo dahil dalawang biyag ang gigibain natin ngayon. At ako'y maghahanap na muna ng niyog sa paligid para kayo rin. Bakit niyog, Hugo? Hindi ba tayo magsasabaw? Ikaw talaga, Bini, oo. Matakaw ka talaga sa sabaw. O siya, ang isang biyag ay sasabawan natin. At ang isa naman ay aadubuhin natin sa gata na maraming sili. Bago pa man maluto ang kanilang nilulutong pulutan, ay dumating na si Binhur. Marami ang dalang tuba nito na nakalagay sa isang malaking galon. At sa kasabikan ni Hugo na makainom ng tuba, kung kaya't hindi paluto ang pulutan, ay nakarami na ito sa pag-inom ng tuba. At nang maluto naman ang pulutan, niyaya ni Binhur si Hugo at Bini na kumain na muna sila ng hapunan bago ituloy ang kanilang pag-inom ng tuba. Subalit, tumanggi ang mga ito. Sa halip, humingi lang sila ng kanin kay Binhur para ilapag sa misa kung saan sila nag-iinuman. Bini! Hugo! Sigurado ba kayo na hindi kayo kakain ng hapunan? Baka gutumin kayo mamaya niyan. Hindi na Ben. Sanay na kami ng kaibigan mong si Bini. At saka sigurado kaming mabubusog din kami. Dahil sagana naman tayo sa pulutan. At isa pa, pinaghainan mo na rin kami ng kanin dito sa mesa. Salamat na lang Ben. Asikasuhin mo na lang muna ang mga nakababatang kapatid mo. Huwag mo na kaming alalahanin pa dahil mas okay na kami sa all right. Di ba, Bene? Kaya nga, kaibigang Ben. Ayos na ayos na kami dito. Busog na nga ako sa sinabawang bihag. Talagang malasa ang bihag. Siguro, sagana sa bitamina ang mga bihag na to. Biruin mo eh, sabaw pa lang, ulam na. At kahit paminta lang at tanglad ang sangkap ng sahog eh, pwede nang ihain sa handaan. At siguradong hindi ka mapapahiya pag nilantakan ng mga panauhin. Osha, kung ganun eh, hindi na lang muna din ako kakain.
Sasabayan ko na lang kayo sa pag-inom ng tuba. At bakbakan ko na tong pulutan. Yung tungkol naman sa mga kapatid ko eh, huwag mo na silang alalahanin pa. Kayang-kaya na nila ang sarili nila. Sanay na ang mga yan. Ayun, kumakain na sila. At sarap na sarap sila sa bihag. Siya nga pala, kaibigang Ben. Salamat nga pala talaga sa paanyaya mo sa amin na pumasyal dito sa bahay nyo para uminom ng tuba. At isa pa, nagpapasalamat talaga kami ni Hugo sa'yo. Dahil pinili mo kaming maging kaibigan. Kahit alam mong layo lang kami sa lugar na ito. Nagtiwala ka sa amin ng lubos. Kaya nga, kaibigang Ben. At ang desisyon mong maging kaibigan kami ay hinding-hinding mo pagsisisihan. Dahil iba kami kung tumanaw ng isang kaibigan. Itinuturing naming isang tunay na kapatid. At maiba ako. Teka nga pala, Ben eh. Ilabas mo pala ang lahat ng pera na napalalunan natin. Dahil gusto ko lahat tayo ay makikinabang dyan. Di bali na, kaibigang Hugo. Mayroon naman kasi akong sariling pusta na pinalanunan ko sa manok mo. Kaya may sarili akong racket. Siguro para sa inyo na lang yan ang kaibigan nating si Bine. Hindi, Ben. Gusto ko lahat tayo ay makikinabang. Kung nanalo ka man ng pera dahil sa manok ko, yun ay sarili mong diskarte. Bilang tunay na kaibigan, Ben, ayan mo sana akong makatulong ako sa pamamaraang ito. Dahil gusto kitang tulungan, hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa mga kapatid mo. Alam kong mahirap ang kalagayan mo, Ben. Dahil sa murang edad mo pa lang, ay naghahanap buhay ka na para sa mga kapatid mo. At hindi biro na pagsubok yan, kaibigang Ben, para sa isang katulad mo. Kung ganun, kaibigang Hugo, maraming salamat talaga at nauunawaan mo ang kalagayan ko. Hindi nga ako nagkamali ng taong pinili para maging isang kaibigan. Salamat talaga sa inyo. Maraming maraming salamat talaga. Maliit na bagay lang yan, kaibigang Ben. Maliit na bagay. Siya nga pala, Bini. Ibukod mo pala ang para kay Tatang Domingo bago natin paghatian ang pera. Oh, Hugo. Naibukod ko na ang para kay Tatang Domingo. At ito naman ang para sa atin. Ito. Nakakakonsyensya kung ang perang napalanunan natin mula sa sugal ay galing sa mga taong mahihirap na nagbabaka sakali lang. At napakasaya naman kung ang perang napalanunan mo ay mula sa mga taong mayayabang. At sa pagkakataong ito, masaya kong pinaghahatian ang perang ito sa ating tatlo. Bene, ito ang para sa'yo. Salamat, Hugo. Maraming salamat. May pera na naman ako. At kaibigang Ben, ito naman ang para sa'yo. Walang labis, walang kulang. Lahat tayo pantay-pantay. Maraming maraming salamat talaga, Hugo. Malaking tulong ang pera na ito na ibinigay mo sa amin, sa aming magkakapatid. Walang anuman, kaibigang Ben. Maliit na bagay lang yan para sa isang tunay na kaibigan. Hugo! Ah, Hugo! Siya nga pala, may iba ako. Ano pala ang plano mo ngayon? Plano? Siyempre, pagkatapos nating uminom umuwi na tayo. Mga kaibigan, medyo malalim na ang gabi.
Siguro eh, dito na lang kayo matulog sa bahay. At bukas na lang kayo umuwi. Sabagay. Pwede din kay Bigang Ben. Teka lang, Hogo. Ang ibig kong sabihin eh, ano na nga ba ang plano mo ngayon? At saang lugar na naman ang balak mong dumayo ng sabong? At hindi mo na babalikan ang lugar na una nating pinuntahan kung saan tayo nagsabong at ang lugar kung saan tumanggi ka sa isang hamon ng isang matandang sabongero. Siguro eh, panahon na para magharap kayo. Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan ang sinabi ng matandang iyon sa'yo bago tayo umuwi. Medyo ininsulto din kasi ng matandang iyon ang pagkasabungiro mo. At isa pa, nahihiwagaan ako sa matandang iyon. Ha? Yun ba? Hindi ko na masyadong pinipersonal at binibigyang pansin ng mga nakalipas pini. Malas lang ng matandang iyon eh, hindi ko siya pinalagan. At ang pag-iwas ko sa hamon ng matandang iyon, Bini, ay hindi nangangahulugan na takot akong pumalag sa kanya. May kanya-kanya tayong dahilan. At sana huwag muling mag-cross ang landas namin. Dahil sa ikalawang pagkakataon, papalagan ko na siya. Pero mas maganda siguro, Hogo, na bumalik tayo sa lugar na iyon para magsabong. Mas nakakapanabi kasi ang bawat tagpo sa lugar na iyon. Magagaling ang mga manok panabong doon. At hindi basta-basta. At talagang masusubok ang husay mo pagdating sa larangan ng sabong. Relax ka lang, Bini. Darating din tayo sa bagay na yan. May balak pa naman akong bumalik sa lugar na iyon eh. Pero hindi ko pa masasabi kung kailan. At kung sakali man na makabalik tayo sa lugar na iyon, wala akong sinumang pakay na lalabanan pagdating sa larangan ng sabong. At kung sino ang hahamon, papalagan ko. At magpapakilala ako sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, simple lang naman ang layunin ko sa buhay, ang makilala at katakutan sa larangan ng sabong. Ganun pa man, wala sa bokabularyo ko ang magyabang at manghamak o nimang maliit sa kakayahan ng bawat tao o bawat sabongero. Gusto ko lang harapin at tapatan ang lahat ng mga sabongerong mayayabang, mang-aalipusta at nagmamaliit sa mga taong mahihina at tinatapakan. Hindi lang sa larangan ng sabong, kundi pati na sa lahat ng mga bagay. At wala akong sasantuhin kung pumalag man sila sa akin. Kung nasa tama sila, nandoon ang pasensya, paggalang at pagpapakumbaba ko sa kanila. At kung mali naman, papalagan ko sila at wala akong pakialam kung sino ang taong makakabangga ko. Ang yuyuko sa akin ay ituturing kong kaibigan. At ang hahadlang naman ay masasagasaan at ituturing kong kaaway. Napasarap nga ang pag-iinuman ng tuba ni Hugo at Bini at paglantak ng bihag na pulutan. Kung kaya't naging dahilan iyon kung bakit inabot sila ng madaling araw sa kanilang pag-iinuman. At talaga namang halos ayaw nilang tigilan ang galon habang ito ay may laman pang tuba. At nang maubos na ang kanilang inumin, ay doon na rin napagpasyahan ni Bini at Hugo na magpalipas ng gabi sa bahay ng kanilang kaibigang si Binhor. At nang kinabukasan,
Ay, nako. Umaga na pala. Bini! Gising na! Maliwanag na! Bini! Hoy! Gising na, Bini! Hoy! Hoga! Oh, kaibigang Bini at Hugo, gising na pala kayo. Halina muna kayo sa kusina para makapagkape tayo. Hindi na, Ben. Salamat na lang. Maaga pa kasi kaming gagayak para makauwi kami ng maaga. Dahil malayo-layo pa ang aming lalakarin. At isa pa, kailangan na talaga naming makauwi. Dahil sigurado akong hinahanap na ako ng ibang naiwan kong manok sa bahay. At siya, gutom na ang mga iyon. O Bini, bakit wala kang kibo dyan? At natutulala ka? Halika na, umuwi na tayo. Asya nga pala kay Bigang Ben. Uuwi na kami. At muli, maraming salamat talaga ha, sa uulitin. Masakit ang ulo ko. Kaya nga Ben, maraming salamat talaga sa'yo. At sana magkita pa tayo ulit. Pasyal ka naman sa bahay namin, sa baryo Maupaw sa Luho. Pagdating mo sa paanan ng bundok eh, magtanong ka lang kung saan kamo ang bahay ni Hugo. Ito pa lang ang unang pagkakataon na magkasama tayo Ben. At bilang bagong kaibigan, kung ikakaloob para sa atin, marami pang maliligayang kaganapan ang gusto kong mangyari sa atin, kaibigang Ben. O paano? Kaibigan, hanggang sa muli. Ikinalulugod at ikinagagala ko ang minsang pagsasama natin bilang magkakaibigan. At hindi ako papayag na hanggang dito na lang ito. Asaan nyo? Gaya ng sinabi mo, kaibigang Hugo, kung ikakaloob at muling pagbigyan ng pagkakataon, dadayuhin ko kayo sa inyo. Hindi malabong mangyari yan, Ben. At Jack, pagdating ng panahon, aasahan namin yan. Kaya nga, kaibigang Ben, pumunta ka lang kung kailan mo gusto. At isama mo na rin yung mga kapatid mo. Kaya nga, Ben, isama mo yung mga kapatid mo pag maisipan mong pumasyal sa amin. At huwag kang mag-alala, malawak ang matutulugan ninyo sa bahay ko. O siya, sige, bahala na mga kaibigan. Susurprisahin ko na lang kayo. Mag-ingat na lang kayo pauwi mga kaibigan ko. At maraming salamat talaga sa inyo. Walang anuman, kaibigang Ben. Walang anuman. O sige Ben, alis na kami ha. At nang kasalukuyang naglalakad na sila Hugo at Bini pauwi, nang marating nila ang isang sityo ay mayroon silang natanaw na isang lalaking naglalakad. Sipat nilang may katangkaran ang lalaking ito at may matipunong pangangatawan. At nang mas makalapit pa ito sa kanilang kinaruroonan, kita nilang mayroon itong kalong-kalong na manok panabong. At abala ang lalaking ito sa paghihimas ng manok habang kasalukuyang naglalakad palapit sa kanila. Bini, pamilyar ba sa iyo ang lalaking yan? Ha? Nasaan? Asan pa edi ang lalaking naglalakad pasalubong sa atin? Mukhang barako at maskulado. Napakatikas kong maglakad. At mayroon pang kalong-kalong na isang manok panabong. Kaya nga. At hindi pamilyar sa akin ang taong yan, Hugo. At nang tuluyan na nilang makasalubong ang isa't isa, binati nila ang lalaki ng isang magandang umaga.
Magandang umaga din sa inyo. Pare, baka naman bumibili kayo ng manok. Ito, murang-mura lang. May panggagamitan lang kasi ako ng pera. Alam mo na, lalaki tayo. Barako. Kaya maraming layaw. Ahoga, binibinta daw niya ang manok niya. Ano sa palagay mo? Kilatisin mo at baka magustuhan mo. Ano? Bibilin mo ba? Masyado pang bagito ang manok mo, pare Koy. At saka, hindi pa pwedeng isa lang sa sagupaan yan. Mukhang hilaw pa yan, pare Koy, para isagupa. Ambihira naman kayo, mga pare Koy, oh. Ede alagaan nyo muna hanggang sa dumating ang pagkakataon na pwede nang isagupa. Ano? Bilhin nyo na! Teka lang. Pwede ko bang makilatis muna ang manok mo, pare Koy? Hindi kaya tatakbo sa away to? Walang problema. Sige, oh, hawakan mo. Kilatisin mo rin kung gusto mo. Oh, ha, sige, hawakan mo. Nang kilatisin naman ito ni Hugo, nagustuhan niya ang manok dahil sinyalado ito at may mahabang pakpak. Isang manok talisayin. Oh, ha, kitam. Diba ayos na ayos ang manok ko? May lahing mandirigma yan. Pansin ko nga. Teka, magkano naman ang binta mo sa manok na yan? 1,000, pare Koy. Presyong kaibigan lang yan. Pero kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng discount. Ibibigay ko sa inyo ng 300 na lang. Pero sa isang kondisyon. Palingalinga ang lalaking ito habang humihingi ng kondisyon. Ayos yan, ayos yan. Pero anong kondisyon ba, pare Koy, ang gusto mong hingin sa amin? Mariing lumapit ang lalaking maskulado kay Hugo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Inawakan nito si Hugo sa braso at pinisil-pisil. Maskulado ka rin pala, pare. Ang tigas. Mga boys, baka pwede akong makarosita sa inyong dalawa. Kahit dyan nang sa may damuhan. Kung gusto nyo, wala nang bayad ang manok. Hindi ko na ibibigay sa inyo ng 1,000. Libreng-libre na lang. Basta ba'y mapagbibigyan nyo ako sa gusto kong makarosita sa inyo. Aba! Aba, aba! Teka, teka. Teka lang. Nakakagulat ka naman, pare Koy. Mukhang malabo naman yata yung kondisyon na inihingi mo sa amin. Hindi kita mapagbibigyan, pare Koy, sa gusto mong mangyari. Going straight ako. Lalaking lalaki ako. At saka hindi ako pumapatol sa kagaya mo. Kung gusto mo eh, bibilhin ko na lang ng 1,000 ang manok mo, pare Koy. Anak ng tokwa naman, oh. Huwag ako. Hindi tayo talo, pare Koy. Bini! Psst! Bini! Walang hiya. Baknita pala ang lalaking maskulado na to. Anak ng tinapa, gumawa ka ng paraan kung paano natin magugulangan ang daguhong bakla na yan. Para makuha lang natin ang manok. Kursunada ko ang manok, Bini. At yak, magpapanalo yan sa laban. Sige na, kayo ng bahala. Pero bakit ako? Bakit ako ang ihaharap mo sa baklang yan? Paano kung gagahasain ako niyan? Kalaki-laki pa naman ang katawan. Basta,
gumawa ka ng paraan para makuha natin ang manok. Anak nang, sige, para sa'yo, susubukan ko, Hugo. Nahabang nilalapitan na ni Binnie ang baknitang bakla. Come on, baby, come to Papa. Ano, nag-usap na ba kayo ng kasama mo? Pumapayag na ba kayo sa gusto kong mangyari? Sige na, pumayag na kayo. Ano, nakapag-desisyon na ba kayo? Anak lang, mukhang mapapasubo talaga ako dito. Walang hiya. Ano na? Ano nang napag-usapan niyo ng kaibigan mo? Pumapayag na ba kayo? Ha? Ano? Pumapayag na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. O kaya dyan lang o sa may damuhan. Sige na. Pumayag na kayo sa gusto kong mangyari. Ibibigay ko sa inyo ang manok nang walang bayad at libre na lang. Para sa inyo na lang yan. Ang importante, malantakan ko man lang kayo. Nagigigil kasi ako sa inyo eh. I can handle the situation with care. Paliligayahin ko pa kayo. Tumahimik ka. Tumahimik ka muna. Sige. Sige. Pumabayag na kami. Pero pwede ko bang kilatising muli ang manok mo? Baka kasi malugi kami. Sigurado ka bang mandirigma ang manok na to? Hoy, huwag mo naman akong sigaw-sigawan, ano? Hindi ako bingi, no? Suplado ka rin pala, kagaya ng kasama mo. Sabihin nyo lang kung ayaw nyo. Dami-dami nyo pang pasakali, eh. Sinisira nyo lang ang araw, pati na ang beauty ko. O ayan, hawakan mo. Kung gusto mo, kilatisin mo pa eh. Mga kalukang mga hayop na to. Ang aarte. Bilis-bilisan mo lang ang pagkilatis at may pupuntahan pa ako. At nang mahawakan na ni Binnie ang manok. Aga! Takbo na! Hoy! Ibalik niyo ang manok ko! Ibalik niyo ang manok ko, mga bruha kayo! Mga animal! Mga kawatan! Mga patay gutom! Hoy! Binnie! Binnie! Hinto na! Malayo na tayo sa baknitang daguhong bakla na yon. At sigurado akong hindi na niya tayo masusundan pa. Huwag tayong pakampante, Hugo. At teka, silip-silipin na muna natin at baka sinundan tayo ng baknitang bakla na yon. At pag naabutan tayo nun, siguradong pagbali-baliin ang buto natin ng hinayupak na yon. Kalaki-laki ba naman ang katawan nun eh? Hindi na yun makakasunod pa. Sakop na natin ang lugar na ito at teritoryo na natin ang lugar na ito. Takot lang nun sa atin, Binnie. At teka, bakit mo naman kasi itinakbo ang manok, Binnie? Ang sabi ko, gawan mo ng paraan na magugulangan natin ang daguhong bakla na yon. Idi sana, tinawaran mo na lang ang presyo ng manok na ibinibinta niya. Ano ka mo? Tawad! Sa palagay mo, Hugo, totoong ibinibinta ng daguhong bakla na yon ang manok niya. Hindi natin alam kung ano nga pumapasok sa utak nun. Kita mo naman ang itsura nun. Atat na at namumula na ang pagmumuka. Kung baga sa turong kabayo eh, kastang-kasta na ang hayop na yon. Pero, di bale, ang importante ay nakalayo na tayo sa macho mang bakla na yon at nakuha na natin ang manok. Eh, teka lang, Hugo. Sigurado ka bang nakilatis mo ng gusto ang manok na ito? Hindi kaya bakla din ang manok na to kagaya ng daguhong bakla na yon? Eh, kulay puti ang paa ng manok na ito eh. At tingnan mo. Tingnan mo ang itsura ng manok. Pagmasdan mong mabuti. Parang inahing inakay.
Kalokuhan mo talaga, Binnie. Tarantado ka talaga. Kinalatis kong mabuti ang manok na yan. At sigurado akong magpapanalo yan sa laban. Karga na lang ang kulang sa manok na yan. Dalawang buwan na lang kailangang bunuin eh. Siguradong papatay na ng kaaway ang manok na yan. Ganun pa man, salamat Binnie at nakuha mo ang manok sa manyakis na bakla na yon. At sa palagay ko, Binnie, tama lang ang ginawa mo. Dahil mukhang basa ko na ang mangyayari at pinaplano ng baknitang bruhang bakla na yon. Paaasahin lang tayo ng baklang yon. At kung sakaling pumayag na tayo sa gusto niyang mangyari, ibibigay sa atin kunwari ang manok. Pero sa bandang huli, babawiin din sa atin. At tatakutin tayo at gagamitin niyang panakot sa atin ang laki ng kanyang katawan. Kala niya siguro maiisa niya tayo. Malas niya lang. Pasalamat siya at hindi ako pumapatol sa bakla. Kaya nga ikaw ang hinarap ko sa kanya, Binnie. Napabilib mo rin talaga ako, Binnie. Ang galing mo talaga. Isa kang dakila. Dakilang kawatan, broha, animal at patay gutom. Hindi ako ang may sabi niyan, Binnie, kundi ang baknitang bakla na yon. Kaya nga. Pero ang importante, mas nagulangan natin siya, Hugo. At saka, okay lang na ginawa ko iyon sa kanya. Dahil sa hindi naman natin siya kilala. At isa pa, para malaman mo, Hugo, galit ako sa mga bakla. Kaya nagawa ko iyon. At bukod dyan, malay mo, rapist pala ang bruhang bakla na yon. Oh, hindi ba? Marami akong naisalbang kalalakihan na maaaring mabiktima ng manyakol na baklang yon. Anong handle the situation with care? At paliligayain pa daw tayo ng baklang yon. Otot mong bakla ka! At nang makarating na sila sa bahay ni Hugo, dumiritso na si Hugo sa tangkal o kulungan ng kanyang manok panabong para ito ay pakainin na. Ikinulong na rin niya ang isa pang manok talisayin pansamantala na kinawat nila sa mangchuchupang bakla. Maya-maya pa. Bini! Bini! Ah! Bini! Bini! Oh! Bini! Ah! Tarantado! Diyan ka lang pala sa taas ng puno ng yog, Bini! Kaya pala halos hindi kita makita. Ano ginagawa mo dyan? Ito, Hugo. At kumakain ako dito ng buko. At isa pa, kailangan kong makainom ng maraming sabaw ng buko para mahimas-masan ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Masakit ang ulo ko sa tuba. Pero okay lang. Nasarapan naman kasi ako sa tuba eh. Kaya naman pala. O siya, kunan mo rin pala ako ng buko, Binnie. Mga 5 piraso. At iinom din ako ng sabaw ng buko. At siya nga pala, Binnie, taba ka pala muna ng bayan. Dahil wala na rin pala tayong bigas. Isang takal na lang pala ang natira. At isa pa, wala na rin tayong ulam. Ubos na rin ang tuyo natin. Ah, ganun ba? Sige, sige, Hugo. Walang problema. At nang makababa na si Binnie ng puno. Siya nga pala, Hugo. Balak ko palang bumili ng karne ng baka. Balak ko sanang ibilad at gawing tapa. Nang sa ganun may maiuulam tayo sa araw-araw. Tama yung naisip mo, Binnie. Para makapagsabaw na rin tayo ng baka.
at walang problema sa pera. Teka. Oh, ito nga pala ang pera, Bini. Bumili ka ng 3 kilong baka, 3 kilong isda, at 2 kilong tuyo. Yung may kaliskis, ha? Masasunod, Hogo. At teka, mukhang sobra naman yata ang perang binigay mo, Hogo. Bakit? Hindi mo ba ako paaambagin? Hindi na, Bini. Ako na ang bahala. Sagot ko na. Total, ikaw naman ang pupunta ng bayan. Bali, yung pagod mo na lang ang ambag mo sa akin. Kung gusto mo, Bini, arkilahin mo ang kabayo ni Tatang Placido. Diba? Pinapaarkila ni Tatang Placido ang kabayo niya. Murang-mura lang ang paupa sa kabayo niya, para hindi ka na masyadong mapagod at mahirapan. At isa pa, marami-rami ang dalahin mo. At ang tungkol naman sa bayad sa pag-arkila, siyempre, ikaw na ang bahala doon. Mura lang naman, 50 pesos lang. Kaya nga, no? Tama. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Hogo? Samantalang ilang beses na akong pabalik-balik sa bayan, ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa kabayo ni Tatang Placido. At oo nga, no? Bakit hindi ko rin naisip yan noon? Talagang hindi mo maiisip, Bini. Parang wala ka kasi sa sarili mo palagi. Paano? Napupuna kitang pag wala kang ginagawa, lagi kang tulala at malayo ang tanaw mo. Pansin mo rin pala yun, Hogo. Alam mo, Hogo, hindi naman kailangan pang itanong kung bakit, Siyempre, naaalala ko rin ang mga magulang ko, sila inay at itay, pati na rin ang mga kapatid ko. Kamusta na kaya sila? Ang mas mabuti pa, Bini, dalawin mo na rin pala sila. Tamang-tama, bababa ka ng bayan. Bilan mo na rin sila ng pasalubong. Total, may pira ka naman. Subukan mo lang. Malay mo, hindi nagalit sa iyo ang mga magulang mo. At napatawad ka na nila. Kaya nga, no? Oo, Bini. Sige na. Gumaya ka na. At ako'y gagawa na muna ng isang kulungan para sa talisaying nasikwat natin sa daguhong bakla. Medyo luma na kasi ang isang bakanting kulungan kung saan ko nilagay pansamantala ang manok talisayin. Sige na, Bini. Ingat ka na lang. O siya, Hogo. Alis na ako. Makaraan pa ang ilang oras, wala pa rin si Bini. Nang sipatin naman ni Hugo ang orasan sa kanyang bisig, mag-aalas 12 na ng tanghali. Anak nang, mag-aalas 12 na pala. Kaya pala, nakakaramdam na ako ng gutom. Ay, wala pa ang bigas. Nasaan na kaya si Bini? Bakit wala pa? Maya-maya pa. Hogo! Hogo! Oh, Bini! Bakit ngayon ka lang? Bakit humahangos ka? At parang masayang-masaya ka. Masaya lang ako dahil dumaan ako sa bahay, Nadatnan ko sila nanay at tatay, pati na rin ang mga kapatid ko. Hindi na sila galit sa akin, Hogo. At tinanggap na rin nila ang pasalubong ko sa kanila na kape at asukal. Ano ka mo? Kape at asukal? Walang hiya ka talaga, Bini. Ang laki ng pira na binigay ko sa iyo, Kape at asukal lang ang pasalubong mo sa inyo. Ikaw talaga, Hogo. Patapusin mo muna kasi ako. Nasa simula pa lang tayo ng usapan, Hindi lang kape at asukal, Hogo, ang binigay ko sa kanila. Siyempre, binilhan ko rin sila ng karne ng baka, bigas, at siyempre, binigyan ko rin sila ng pera. Buti na lang at napapayag kong
arkelahin ang kabayo ni Tatang Placido. Kaso eh, siningil ako ng doble. 50 pesos daw ang upa sa kabayo niya. Eh, nahuli-huli lang ako ng dating eh. Dahil dumaan pa ako sa bahay eh, siningil ako ng doble. Mukhang pera din pala ang albularyo na yon. Ikaw naman, Bini, oo. Hindi mukhang pera si Tatang Placido. Sa katunayan, sa tuwing may magagamot siyang pasyente, hindi tumatanggap ng pera ang taong yon. Mas mainam pang ibigay mo sa kanya mga kamote, mais, saging, at siguradong tatanggapin niya. Huwag lang talaga pera. Siguro kaya siningil ka ng doble kasi hindi ka sumunod sa usapan. Biruin mo ba naman eh, anong oras na? Kanina pa nga kita hinihintay, wala pa tayong sinaing. Ganun pa man eh, please don't mind. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, ligtas kang nakauwi. O siya, ano nga pala ang plano mo ngayon? Ngayong nakauwi ka na sa inyo, Bini. Siguro ako. Uuwi na ako pero hindi pa sa ngayon. Gusto kong lubusan talaga nila akong natanggap bago ako uuwi. At darating din tayo dyan. At teka nga pala, Hugo, may iba ako. May magandang balita pala ako sa'yo. At siyak na matutuwa ka. Bakit, Bini? Ano bang balita yan? Nung nasa bayan kasi ako, Hugo, eh, nakita ko ang ilan sa mga tropa ko. Sabi nila, may gaganapin daw na tupada sa lugar kung saan ka hinamon ng isang matandang sabungero. Ang isang mapangahas na hamon na tinanggihan mo. Naalala ko tuloy ang mayabang na matandang iyon. Ngayong alauna daw ng hapon mag-uumpisa ang tupada. Tamang-tama. At makakaabot pa tayo. Alas 12 pasado pa lang naman ng tanghali. E ano? Pupunta ba tayo? Magandang balita nga yan, Bini. At tamang-tama, mahaba-habang araw na rin nabakante ang mga panabong ko. Mahabang araw na rin ang pahinga nila. Sige, pupunta tayo. At sa pagkakataong ito, Bini, huwag lang sanang muling mag-cross ang landas namin ng bastos na matanda na yon. Dahil siguradong papalagan ko na siya. At marahil, ito na ang takdang panahon para magpakilala ako sa kanya. Huwag lang sana talaga muling mag-cross ang landas natin, Tatang. Matapos ngang magpabayan ni Bini, ay naghatid ito ng magandang balita kay Hugo ukol sa pagkakamabutihan ni Bini at mag-anak nito. Matapos niya itong bigyan ng pasalubong na kape at asukal, karne ng baka, at binigyan din niya ng pera. At ang pinakagugustuhan ngang balita ni Hugo na hinatid sa kanya ng kanyang kaibigang si Bini ay yung maimbitahan siya nitong muling dumayo ng sabong sa Karatig Book, sa lugar kung saan hinamon si Hugo ng isang matandang sabungero. Isang mapangahas na hamon na tinanggihan niya. Ngunit sa ikalawang pagkakataong maimbitahan siya ni Bini para bumalik sa lugar, ay desidido na itong si Hugo na palagan ang matandang mayabang na humamon sa kanya dati. Samantala, mag-aala una ng hapon nang matapos silang makakain ng pananghalian. Pero bago pa man sila makatapos kumain, ay naibabad na ni Hugo ang kanyang mutya sa plangga ng punong-puno ng tubig. Kung kaya't pagkatapos nilang kumain ng pananghalian, ay inatupag na kaagad ni Hugo ang kanyang mga manok na nakatukang ilaban noong araw ding iyon para kargahan na ng mutya na mula sa buto ng langka sa pamamagitan ng pagpapaligo niya sa mga ito. Mula sa tubig na pinagbabaran ng mutyang ito. Bini! Bini!
Nasaan ka na? Oh, Hugo. Nandito na ako. Kakarating ko lang. Anak nang, saan ka ba galing, Bini? Umalis lang ako saglit, Hugo. At naghulog lang ako ng sulat doon, no, sa may kakahuyan. Tumae lang ako saglit. Kaya naman pala nag-aamoy hagunoy ka na naman. Kung kailan sasabong na tayo, doon ka naman naglabas ng agwa di pataranta. Hindi mo ba alam, Bini, na malas yon? Ayon sa sabi-sabi. Ano ka mo, Hugo? Sabi-sabi? Hindi ba? Ikaw na mismo ang may sabi na ang naniniwala sa sabi-sabi at pamahiin, eh. Walang bait sa sarili. Ikaw naman talaga, Hugo. Hindi ko na mapigilan, eh. Galit na talaga ang kalikasan. Kaya yon, sumabog ang bulkan. At saka, huwag kang mag-alala, Hugo. Kinain naman ng aso ang tae ko, eh. Loko-loko ka talaga, Bini, kahit kailan. Sinusubukan lang naman kita, Bini, kung hanggang ngayon, eh, naniniwala ka pa rin ba sa sabi-sabi? Isa malas at swerte, Bini. Naniniwala ka rin ba doon? Kalokohan yung malas at swerte na yan, Hugo. Kung talo ka talaga, talo ka. At kung panalo naman, panalo. Pero sa palagay ko, mananalo tayo ngayon, Hugo. Dahil naniniwala ako sa'yo. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Pati na rin sa kakayahan ng mga manok mo. Sinisiguro ko yan. Kung ganun, Bini, tama ka. Dahil sa pagkakataong ito, tinitiyak ko sa iyong paghihilamusin ko ng tari ang makakalaban ng manok ko. Siya nga pala, Bini, nakahanda na ang mga manok na isasagupa natin ngayong araw. At kapwa na sila nakalagay sa sisidlang bayong. Dalawang manok ang dala ko ngayong araw, Bini. Teka, mas maganda siguro, Bini, para mas mapadali tayo, eh, arkilahin na lang natin ang kabayo ni Tatang Placido. Daan muna tayo sa kanya at babayaran na lang natin kung magkano ang sisinglin niya sa atin. Pwede rin, Hugo. Tatlo naman ang kabayo niya, eh. Kung gusto mo, tigisa tayo. O siya, ano pang hinihintay natin, Bini? Tara na! At upang mapadali nga ang pagdalo ng dalawang magkaibigan sa subungan, napagpasyahan nga nila ang dumaan sa bahay ni Tatang Placido para umarkila ng kabayo. At nang makarating na sila sa bahay ni Tatang Placido, "Tao po! Tao po! Tatang Placido! Tatang Placido! Tatang! Tatang Placido! Tao po! Tatang Placido! Hoy! Tiga lang! At palabas na! Oh! Hugo! Bini! Nagawi kayo! Ano bang atin? At parang dadayo yata kayo ng sabong. Halatang halata naman sa dala niyong bayong. Baka pwede niyo ring isabay itong malatubakong manok panabong. Nakondisyon ko na rin ito. Yun nga din ang plano ko ngayon. Pupunta din sana ako ng sabungan sa kabilang barangay. Kaso mukhang manganganak na itong baboy ko. Sayang naman at baka pag iniwan ko, eh, magkakamatayan yung mga biik. Siya nga pala, ano bang atin? Ano bang pakay nyo? At ba't kayo nagawi dito? Tatang Placido, balak sana naming arkilahin ang dalawang kabayo mo. Idadalo po kasi kami ng sabong sa kabilang barangay. Medyo alanganin na kasi ang oras at malayo-layo pa ang aming pupuntahan. Para sana mapadali ang pagpunta namin, eh, baka pwedeng maupahan namin ang dalawang kabayo mo.
Babayaran na lang namin kung magkano ang singil mo, Tatang Plus ito. Ah, ganun ba? Tamang-tama. Baka pwedeng isabay nyo na lang itong manok ko. At siguradong sa pagkakataong ito, makakabawi na ako sa husay ng manokong ito na ipapadala ko sa inyo. Abay, matagal na akong dumadayo sa lugar na iyon para magsabong eh. Malagi na lang akong talo. Ang huhusay kasi ng mga manok panabong sa lugar na iyon. Ewan ko ba? May bali-balita kasing may mga karga daw ang mga manok sa lugar na iyon. Pero hindi naman ako naniniwala. Para sa akin eh, kalokohan lang iyon. Ano? Payag ba kayo na dalhin niyo ang manok ko? At magpapadala na lang din ako ng pusta. Hindi ko lang kasi maiwan-iwan itong baboy kong manganganak na. Siguro Tatang Plasido, sa ngayon eh, matatanggihan ko po muna ang alok nyo. Nadalhin namin ang manok mo para isagupa. Dahil baka manibago po ang manok nyo sa amin. Hindi naman kasi kami ang nag-aalaga niyan. At nakakatiyak akong matatalo lang yan kung kami ang magpapasagupa dyan. Mas maganda Tatang Plasido eh, ikaw na mismo ang magpapasagupa sa manok mo. Kung hindi man ngayon, may ibang araw pa naman eh. Sa ngayon Tatang Plasido, tanging kabayo mo lang talaga ang kailangan namin. At tungkol naman sa manok panabong eh, may dala na kami. Kung gusto mo Tatang Plasido, pumusta ka na lang sa manok ko. Naaalala mo pa ba, Tatang Plasido, ang isang mutyang pinakonsulta ko sa iyo? Gaya ng bilin mo sa akin noon, ay ginawa ko na ang nararapat kong gawin para sa manok ko, para maipanalo ang laban. Ah! Teka, teka. Ayoko nga pala, no? Naaalala kong meron ka palang isang bagay na pinakonsulta noon sa akin. At ito ay ang buto ng langka. Nasa una, ito ay napagkamalan kong bato. Pero bandang huli, napatunayan kong ito ay tunay na mutya. Oo, oo, Hugo. Naaalala ko na. Pasensya ka na sa akin. Sa katandaan kong ito eh, masyado na akong makakalimutin. Ah, ganun pala ha? Teka, hintayin mo muna ako dyan, Hugo. At bibiyakin ko lang ang alkansya ko. Dahil ipupusta ko sa manok mo lahat ng pera ko. Naalala ko na nga, meron ka palang mutya. At nakakatiyak akong maipapanalo mo ang laban ng mga manok mo sa pamamagitan ng mutya na mula sa buto ng langka. Bakit ngayon mo lang pala sinabi sa akin, Hugo? Alam mo namang makakalimutin ako. Hindi sana eh, matagal na akong nagpadala ng pusta sa iyo sa tuwing mapapalaban ang mga manok mo. Sa laki ng tiwalang ibinigay ni Tatang Plasido sa kakayahan ni Hugo, binasag nga nito ang kanyang alkansya para lang ipusta nito ang lahat ng pera sa manok ni Hugo. Ah, heto! Heto, Hugo, ang lahat ng pera ko. Ikaw na sana ang bahala dyan. Itudo mo na sa manok mo. Nako, Tatang Plasido, ipabigat lang yata yung mga barya na ibinigay mo sa pupuntahan namin eh. Ay, hindi po, biro lang po, Tatang Plasido. Natatawa talaga ako, Tatang Plasido, sa perang ibinigay mo sa akin. Ang dami mo na palang ipon, Tatang Plasido. Puro tigli limang peso.
At talaga namang nilagay mo pa talaga sa sako, Tatang Plasido. Pasinsya ka na, Hogo. At teka, wag na wag niyong pagtangka ang kumpitan yung mga barya ko na ibigay ko sa inyo, ah. Bilang ko yan. Hindi, pero lang, Hogo. Hindi ko na binilang pa ang pera na yan, Hogo. Dahil ibinigay ko na sa iyo ang buo kong tiwala. At alam ko na mga, hindi mo ako bibiguin. At ang tungkol naman sa mga kabayo ko, sige, dalhin nyo na ang dalawang kabayo ko. Pero, pakatandaan nyo, buhay nyong kinuha ang kabayo dito. At sana, buhay din itong makabalik. Ha? Sige na, lumarga na kayo. Libre na lang ang paupa ko sa kabayo ko. Sige na, lumayas na kayong dalawa. O siya, Tatang Plasido, gaya ng sinabi mo, makakaasa ka po sa amin. O siya, paano? Alis na po kami. Tara na, Bini. Matapos ngang makuha ang kabayo at sakyan ng dalawang magkaibigan, ay umalis na nga silang may pagmamadali. Mabilis nilang tinahak ang lugar sa pamamagitan ng pagsakay sa kabayo. Bago pa man sila makarating sa lugar, pagbungad nila sa entrada ng sabungan, ay dinig nila kapwa ang sigawan ng mga sabungero sa loob. Indikasyon na mayroon ng kasalukuyang sultada na kinaganap. At nang makapasok na kapwa sila sa loob, kita nilang mayroon ng dalawang manok mandirigma ang nagsasagupaan sa gitna ng ruweda. Na habang pumapailan lang ang mga sabungerong manunood sa mga ito, ay binabalot naman ng ingay ang paligid dahil sa kanilang sigaw. Bini, mukhang mas marami yatang tao ngayon kaysa noong una tayong nagpunta sa lugar na ito. Kaya nga, Hogo. At tingnan mo, marami ding manok ang mga nakatali dito sa loob at nakalagay sa scratching pen. At puro gwardiya sarado. Puro may mga bantay. Kaya nga, Bini, mukhang nararamdaman kong magiging maganda ang laban ng manok natin ngayon. At nakakatiyak akong hindi tayo mahihirapang makahanap ng makakalaban para sa mga manok natin. Kaya nga. Kaya nga, Hogo. At naaamoy ko na ang pera sa paligid. At nakakasiguro akong uuwi tayong maraming pera. Huwag kang masyadong pakampante, Bini. Dahil marami akong nakikitang manok na may mga karga sa loob ng sabungang ito. Kaya't hindi malabong isa sa mga manok na nandito ang may karga ang siyang makakasagupa ng manok natin. Samantala naman, umupo na muna sila sa isang tabi para magpahinga. At nang matapos naman ang sagupaan ng dalawang manok mandirigma na nakasalang sa gitna ng ruweda, ay nagsibabaan na nga ang lahat ng sabungero para muli na namang magulot ng kani-kanilang manok panabong. At nang nagkakaulutan na, nakipag-umpo ka naman si Hugo at Bini sa lugar kung saan nag-uulutan ang mga sabungerong nandoon. Marami silang nakitang saritsamong manok mandirigma ang nandoon. Puro magagandang klase at puro imported. Tigi-isa namang manok ang kalong-kalong ni Hugo at Bini nang nandoon na sila at nakikipag-ulutan. At habang nandoon na sila at nakikipag-umpukan para makipag-ulutan, isang grupo naman ng mga kalalakihan ang humamon kay Hugo. Isa sa kanila ang tumindig para hamunin si Hugo. Sinabi nitong mats na mats umano ang manok nila para isagupa sa manok ni Hugo. Inangat ng lalaking ito ang kanyang kanang kamay at sapu-sapu ng palad nito ang kanyang manok panabong. Isang manok bulik. Mahahalata sa manok kalaban na Texas ito. Base iyon sa haba ng tuka nito.
At dahil sa wala sa bokabularyo ni Hugo ang umatras sa isang mapangahas na hamon, hindi pa man sila nagkakasukatan ay kumasa na si Hugo. Kahit sa unang pagkakataon ay sipat niyang may karga ang manok sa panig ng kalaban. Isang uri ng karga na mula sa kabal na ang mutyang ito ay mula sa balat ng payawak. At narito na po ang ating shoutout. Malugod kong binabati sina The Fiberglass Manifesto, Gay Sumodio, User JG Mars Mix Blog, Jimar Monji, Chris Batok, Mayjoy Rabelas, Renante Rosco, Dukay Nelson, Sigma, Arnold Manleges Official, Edna at Masalapaw, Andre Lastimosa, Nard Topic, Laguda Early, Mark Dennis Barbarona, Jensai TV, Janry Humunong, Janly Carty, Randy Tizon, Amir, Mylen Salo, Edwin Velena, Nicole Alfar, Marcelo Silakay Jr., Edelbert Mosquiso. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang suporta sa channel na ito.